nawa tinanggap mo ang aming mga papuri, pagsamba at pasasalamat. At sa umaga pong ito, Panginoon, hiling po namin patuloy mo aming pangunahan, samahan sa aming ginagawang pagsamba sa iyo. Maging ang aming mga taga-panood sa pamamagitan ng live streaming, we pray, O God, na sila man ay maabot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong salita. At nawa, Panginoon, manatili sila hanggang sa matapos ang pagsambang ito. Panginoon, sa iyo po namin tinatalaga ang bawat lilipas na oras. Anoint your people and anoint your servant, O God. Be with us, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say amen. Okay, good morning. Ayan. Meron ba tayong bagong bisita ngayon? Ngayon lamang natin nakasama na maaaring hindi pa natin na we welcome. Oh, so wala naman. So, it's good to know na tayo po, meron tayong... Okay. Dalawa sila. Si Brother Justoni Sevilla. Ayan, welcome po. At si Sister Jeanette. Pakitama ako kung tama nga o mali ang aking pagbigas. Jeanette Jumaw o Humaw? Humawas? Ah, tama yun. Okay. So, welcome po kayo, Brother Justoni and Jeanette. Sa gawain ng Panginoon, wala po ditong itinataas kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At hindi po tao ang ating binibigyan ng parangal dito kundi ang ating Diyos. Lalong-lalo na sa ating pagsamba. So, nawa po, hindi ito ang huli, una't huli, kundi ito ay pasimula pa lamang ng ating pagsasama-sama sa gawaing ito. Anyway, patuloy po tayong tumatalakay sa buong buwan ng... nakikinig, nanunood through live streaming, good morning po sa inyo. And Desiree, nakita ko yung iyong... narinig ko pala yung iyong voice na humihingi ng prayer request. Pinanalangin na po kita at patuloy naming ipananalangin ang iyong asawa. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang Diyos natin ay buhay kung tayo ay lumalapit sa Kanya. Diringgin niya tayo. Okay, yun po yung kapatid natin na nasa ibang bansa ngayon. At yung asawa niya ay nagkaroon ng nagpumutok ang ugat sa ulo. At yun yata ay aneurysm. So, iyak siya ng iyak kanina na nakita ko naman umaga na. Okay. So, mga kapatid, tayo po ay nagtatalakay sa bumbuan ng Enero patungkol sa victory over failure plan. Ang ibig sabihin, tayo po ay maaaring nakaranas ng kabiguan, yung mga inaasahan natin sa nakaraang taon, parang nabigo o hindi natin na nakita ang katuparan. Kaya po tayo sa buwan, sa panibagong taon ng 2023 at unang buwan ng taong ito, tinatalakay natin yung kung paano tayo managumpay laban sa kabiguan natin sa nakaraang taon. Kasi
I believe all of us experiences some failures and struggles. Nakaranas tayo ng kabiguan at mga challenge, mga hamon ng buhay sa nakaraang taon na parang ang hirap na meron pa bang pag-asa. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na with God, sa ating Panginoon, lagi po tayong may pag-asa. Because He is our living hope. Siya po ang ating buhay na pag-asa. Okay, ang ating pong tatalakayin ay ang posta. Medyo nagaganong-ganon na naman ang ating microphone. So kailangan na natin ng mahal na microphone. Yun lang ang hinihintay niyong sabihin ko, di ba? Di pa rin tayo bibili. Okay. So, dito po sa Romans chapter 6, verse 6 to 7, basahin po natin sa wikang Tagalog. Dito ako magbabasa. Medyo ano na po sa akin, blurred na po yung doon sa mga natin, kaya dito ako magbabasa. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niya ang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Ang hirap minsan. Magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Okay. Basahin natin yung 8, chapter 8, verse 35 to 39. Ayan, dyan ka lang, Bong. Para pag pumalya ito, ibabato ko sa'yo to, di ba? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaon sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-iibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ang ganda po ng talata, medyo lang, kung hindi tayo sanay sa Tagalog na malalalim, medyo parang ano, ang hirap unawain. Salamat po, hindi kong edit. Maligam-gam po yung tubig. Okay. So, napakaganda ng talata po ay mga pangako ng Diyos. Kaya ang ating pag-aaralan, pinamagatan ko pong Biblical Hope for Change. Biblical Hope for Change. Ibig sabihin, Biblical na pag-asa. Ibig sabihin, naaayon sa Biblia ang ating pag-asa para sa pagbabago. Alam ko po na lahat tayo nais magkaroon ng changes in all areas of our lives. Nais natin na magkaroon ng pagbabago sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maaring ito ay sa relasyon. Paano ba? Magbabago ba tayo ng asawa? Hindi po. Maaring ang relasyon natin sa marriage life ay hindi maganda. O maaring sa ating mga anak, sa ating kaibigan, sa ating trabaho. Maaring iyon po ay isang struggle o isang bagay na ating parang pinoproblema. O maaring ito ay sa pananalapi. Lahat po tayo kailangan ng pera. Amen?
There comes a time na parang ito ang nagpapahina sa atin, ito ang parang nagiging suliranin natin, yung pananalapi, o kawalan ng hanap buhay o trabaho, kawalan ng pagkukunan, o kawalan ng kasiguraduhan sa buhay na ito na ano ba ang buhay ko. Pag tayo po ay merong mga ganitong struggles o hamon sa buhay, parang ang hirap magpatuloy sa buhay na walang katiyakan, walang pag-asa. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, there is hope. Meron pong pag-asa sa buhay natin. Meron po tayong buhay na pag-asa. Kaya nga po, ang tatalakayin natin sa umagang ito ay alam ko po na magbibigay sa atin ng malaking panibagong pag-asa upang umasa tayo sa gitna ng mga sitwasyon na parabang malabo, para katulad ng aking paningin. Dati, yung ganon, yung maliliit na babasa ko doon. Pero habang tumatagal, nagkakaedad, or should I say tumatanda, yung pati paningin, nagbabago. Pero naniniwala po ako na kahit na may mga pagbabago, yung tunay na pagbabago mula sa Panginoon, ito po ay nagdudulot sa atin ng kasiguraduhan upang tayo ay magpatuloy na lumakad sa buhay na ito kahit na po merong mga bagay na parabang hindi na nagbabago. Sabi nga, ang tangi lang daw na hindi nagbabago ay ang pagbabago. Dahil laging may changes. Mga bata, lumalaki, ganito siya, tumatagal, nagkakaedad, nagbabago. Lahat nagbabago. Pero ang gusto po nating tingnan, yung biblical na pagbabago na magbibigay sa atin ng pag-asa, hindi kabiguan. Amen? The hope that God has provided for us, ayan, ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang isang kahilingan. Idiretso ko na po ng translation na Tagalog kasi tumatagal po pag binasa ko ng English and then I will translate it para mas mabilis na unawain, tumatagal. So, tingnan nyo na lang po sa wikang English and then I will translate it in Tagalog straight forward. Ibig sabihin, diretso na. Ang pag-asa na ibinigay o ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi lamang isang kahilingan. O kaya nakadepende sa mga tao, bagay o mga circumstansya na maituturing natin na valid o tumpak. Hindi doon po nakabase ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Ituloy na natin. Ayan. Biblical hope is an application of our faith. Ang biblical na pag-asa, ito po yung pagsasakatuparan natin ng ating pananampalataya na nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na umasa sa Diyos na ang katuparan nito ay nasa Kanyang mga pangako. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya, dapat po kumikilos, gumagalaw, gumagawa ang ating pananampalataya. Hindi po dapat patay na pananampalataya. Ang buhay po kasing pananampalataya ay ang buhay din na pag-asa sa Diyos na ang ibig sabihin may kalakip ito lagi na pagtitiwala na umaasa tayo na ang pangako ng Diyos hindi mabibigo. Naunawaan niyo po ba ako? Kaya ko, alam niyo, nung ginagawa ko po ito, ako mismo ang unang napagpala. Habang ginagawa ko po itong aral na ito, nakikita ko kasi how God works in my life.
Nakikita ko kung paano gumagawa sa akin ng Diyos na kahit na nasa gitna ka nung tinatawag na parabang disyerto ng buhay, na wala kang nakikitang pag-asa, pero alam mo na mayroong Diyos na pinananaligan mo na nangakot sa atin na maaasahan natin ang kanyang pangako na kanyang gagawin. Ang mga pangako ng Diyos, hindi lamang po ito magagandang salita na nagriring sa ating isipan at ma-inspired tayo na hanggang doon lang. No. Ang pangako ng Diyos sa atin ay siyang pag-asa natin na bibigyan niya ito ng katuparan. So, coupled with, ituloy natin, ayan, kaysa ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay bahagi ng pag, ano ang tawag dito? Yung abiding. Ayan. So yung pananampalataya at pag-ibig, kasama dito yung pag-asa. Bahagi ito yung pag-asa natin na matibay na characteristic is yung uri, yung kumbaga yung maaasahan natin na kailangan natin bilang mananampalataya, na dapat kung tayo po ay may tunay na pananampalataya, kalakip dito yung pag-asa, na yung katangian ng pag-asang ito sa buhay ng mananampalataya. Ibig sabihin, halimbawa kapatid, ito lilinawin ko, halimbawa ikaw nananampalataya ka, may pag-ibig ka sa Diyos, dapat bahagi ng pananampalataya mo yung pag-asa o yung umaasa ka na yung uri ng iyong pananalig sa Diyos, siguradong andun ang pagkilos, ang pagsama ng Panginoon. Dapat sa buhay natin, nakakasigurado tayo na kasama ko ang Diyos. Amen. Hindi lamang yung inaawit natin na kasama natin ang Diyos. Sometimes, inaawit natin, o kadalasan, inaawit natin yung isang awitin na katulad ng kasama natin ang Diyos. Pero hanggang awitin lang, hindi tumatago sa puso't isipan natin na talagang kasama natin ang Diyos. Na sa lahat ng hamon ng buhay, na sa lahat ng panahon na tayo lumalakad sa gitna ng disyerto ng buhay, andyan siya kasama natin. Amen? Ilang beses nyo na naririnig sa akin na ako rin ay may pinagdadaanan ngayon. Not for my personal yung health, kundi yung sa aking anak. Kasi na heart attack siya at nagmula doon sa angiogram test na nagkaroon ng bara, pagbabara sa ugat, taba ang nagbara. Hindi nagclot yung dugo, hindi na muong dugo, kundi taba ang nakabara sa ugat. At yung ugat niya ay hindi normal size, napakaliit. So kailangan i-angioplasty siya, papalitan yung ugat dito ng ugat na magmumula sa paa. So kukuha ng ugat sa paa, ilalagay dito. Yung operasyon pa lang, hindi mo alam kung magiging successful. And second, the budget. Kailangan daw ng 850,000. E gumastos na doon sa Las Piñas ng almost 200,000. Dahil na-confine doon yung unang ano ng sakit. Pero hindi nyo ako nakita na umiiyak, hindi nyo ako nakita na parang walang gana. All the more, I continue serving the Lord.
all the more I have to render my service to God, who is my hope. Siya ang aking pag-asa. So hindi ako para umiyak dahil ang pag-iyak ko walang may tutulong. But of course, kung kinakailangan nating umiyak, let's cry. Pero hindi rin naman all the time nakakatulong ang pag-iyak o pag-worry ng lagi kang nag-worry na kinakain ka na ng iyong pag-aalala. Instead, I keep on praying. Nananalangin ako. Kasi sabi ko, Lord, wala naman akong magagawa sa kanyang buhay. Katulad ng wala rin akong magagawa sa aking buhay. Kaya sa kanya ako pinagkakatiwala, He is my living hope. Kaya hiwalay man kami, isang beses silang kami nagkita, dinalaw ko. Nagbigay ng konting help. Pero alam nyo, kung titingnan nyo ako, kung hindi lang ako magsasalita sa inyo, hindi nyo iisipin na meron ding pinagdaraanan ang aming pamilya. And as a mother, hindi pwedeng hindi ka affected. Pero alam nyo, kaya parang nakakaya ko na hindi ako totally affected to the point na parang tulala ka, yung iba gano'n na iyak na ng iyak. Kasi meron akong Diyos. Meron tayong Diyos. Amen. Na nakakasigurado tayo, bahagi ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya, bahagi yung pag-asa. Ang nananampalataya sa Diyos at umiibig sa Kanya, dapat bahagi dito, kasama, kaparte, yung pag-asa sa Kanya. Because faith and love for God without hope, parang wala pong kabuluhan iyon. Amen? And the only lasting hope, ang tanging pangmatagalang pag-asa ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi pwedeng wala tayong manual ng buhay. This is the book of life. This is our manual how to operate our lives according to God's will and purpose. Ito po ang manual natin. Kung tayo pa ay bumibili ng mga appliances, mahalaga yung manual dahil ito ang babasahin mo para ma-operate mo, mapagana mo yung appliance na yon nang naaayon doon sa appliance na binili natin. Hindi pwedeng bibili ka, babaliwalaan mo yung manual nito. Kailangan basahin mo how to operate. The same with our lives. Amen? Kaya po, ang Biblia po ang pangmatagalan na pag-asa natin na nakapangako naririto. Yung mga pangako ng Diyos andito. Kaya ibinibigay niya, there are 32,000 promises of God. Ilan na ang alam niyong pangako ng Diyos na kabisado niyo na in times of our circumstances in life, kaya natin itong hugutin, panghawakan natin, na feeling mo nag-iisa ka, feeling mo wala kang kasama, hugutin mo yung salita at pangako ng Diyos na I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan o pababayaan man. Kaya sa 32,000 promises of God, kung ito po ay alam natin sa panahon na kailangan mo yung magpapalakas sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng pag-asa, ito po yung huhugutin mo. Amen? Kung yung computer, marami tayong ano ba nilalagay doon? Ano ang tawag doon? Yung kumbaga sa cellphone, dinadownload. Yung marami tayong inilalagay na anytime na hugutin natin,
alam natin, dapat po sa ating puso, sa ating isipan, marami din tayong stock na mga pangako ng Diyos upang sa panahon na kailangan natin ito, yun po ang magbibigay sigla sa atin at pag-asa. Amen po? Amen. So, there are reasons, may mga pangako po na maaasahan natin bilang mga mananampalataya. The following are the reasons why believers have a great hope. Number one, believers in Christ are freed from the power and penalty of sin. Ang mga mananampalataya po kay Kristo ay pinalaya na. Tingnan nyo yung free, may di. Hindi palalayain pa lang. Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ikaw ay malaya na mula sa kapangyarihan at sa parusa ng kasalanan. Bakit po? Sinasabi po ng Romans 3:23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, di ba, pag ikaw ay may nagawang krimen, ikaw ay, ang krimen natin ay depende, meron niyang mga antas. Kung ikaw ay, katulad nung mga, kung ikaw ay pusher, addict na pusher pa, may kaukulang parusa dyan dahil iyan ay isang batas na krimen sa ating bayan, sa ating bansa. Maari kang makulong o yung convicted ka kaagad na ikaw ay maaring yung pinapatay katulad sa ibang bansa, sa China. Yung inaano tawag doon? Yung binabaril. Firing squad, ayan. So in every crime, in every sin we committed, laging merong katapat na kaparusahan. Pero kung tayo po ay mananampalataya na kay Kristo, how to become a believer in Christ? Paano ba? Kailangan manampalataya kay Kristo, kailangan tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, hindi lang yung kilala ko si Jesus, siya ay Diyos. Hindi. Kailangan tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And pag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kapatid, ikaw ay palalayain o pinalaya ka na. Tayong mga tumanggap kay Kristo, Jesus, tayong pinalaya na mula sa kapangyarihan na at akaparusahan ng kasalanan. Yung Romans 3:23, ito po'y hindi ko winawala sa aking isipan. For all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Lahat ay nangagkasala nga sa harapan ng Diyos. Kasi yung iba sa atin, hindi ka nga kriminal, sinungaling ka naman, di makasalanan tayo, makasalanan ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang spiritual, lalong-lalo na. Ano yung kamatayang spiritual? Mapupunta ka sa lake of fire. Doon ka gagawing inasal. Iyon po ay kamatayang spiritual na ayaw natin mapunta doon. Kaya gusto natin makalaya. Kaya pag tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas, pinalaya ka na sa kaparusahan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Maaring tayo po ay nagtataka, bakit kailangang i-deal o bakit kailangang tratuhin natin? Tratuhin natin ang ating kasalanan na para bang na may halaga sa ating pag-asa. Bakit kailangan? Bakit nagtataka tayo? Ano naman ang problema ng kasalanan natin? Ano naman to? Anong kinalaman ito sa pag-asa natin? Alam niyo mga kapatid, yung mga discouragement natin sa buhay at minsan yung kawalan ng pag-asa, malaking bagay ito pagdating sa ating kasalanan. Malaki ang kaugnayan nito.
Bakit po? Kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan, di ba nakakaramdam ka ng tinatawag na guilty ka? Guilty tayo. Tama po ba? At ang isang tao pag guilty, nawawala ng kapayapaan. Ang isang tao pag guilty, di ba, nagkakaroon tayo ng kahihiyan o vice versa, nawawalan tayo ng kahihiyan. So may epekto po yung kasalanan sa atin, kaya kailangan i-deal po natin ito, tratuhin natin o i-handle natin ito sa tamang pag-handle, kasi kung hindi, yung kasalanan nagiging kalus, nagiging kaliw na sa ating puso. Yung bang may kasalanan ka nung una, binaliwala mo, hanggang sa tumatagal, yung kasalanan nagpatong-patong, naging kaliw na, hindi ka na tinatabla ng guilt, hindi ka na nakokonsensya. Tama? So kailangan tratuhin natin ito. Dealing with our sin should give us great hope. Pagka hinahandle po natin, tinatrato natin ang kasalanan, na ang kasalanan ay mali, ang kasalanan ay hindi tama, nagkakaroon tayo ng malaking pag-asa. And letter A, we can deal with sin very quickly. Pagka po dinideal natin ang ating kasalanan, paano ba i-deal ang kasalanan? Naku, mali yung ginawa ko. Hindi tama. Sa harapan ng Panginoon, mali ito. Yung pagsisinungaling ko, yung hindi ko pagsunod sa Kanya, ito ay mali. Ito ay hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Pag dinideal natin ang kasalanan natin, kapatid, eto po, maaari nating tratuhin ang ating kasalanan nang mabilis, ibig sabihin nung tratuhin, i-deal, yung bigyan kaagad natin ng solusyon na mali ito. Amen? Ito ang maganda sa isang Kristiyano. Pag nakagawa ka ng kasalanan, kasi lahat po tayo, kahit na Kristiyano na tayo, nakakagawa pa tayo ng kasalanan. Amen? Hindi po totoo yung pagka-Kristiyano, born again ka na, hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. Nakakagawa pa po tayo ng kasalanan dahil nasa mundo pa tayong makasalanan. We are being influenced by this world, ng mundo ng kasalanan. Ngayon, kapatid, pag Kristiyano ka na, alam mo yung salita ng Diyos, kaya kailangan biblical na pag-asa. Pag alam mo yung salita ng Diyos, mabilis na natatrato natin, natitreat o nahahandle natin yung kasalanan na sasabihin mo, mali ito, kaya hihingi ka kaagad ng tawad. It does not take years of therapy. Hindi ito umaabot ng taon para ito ay mapagaling. Amen? Pansinin nyo, kayong mga Kristiyano na talagang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, for example, yung pagsisinungaling, this is common, pangkaraniwan. Di ba pag nakakagawa tayo ng kasalanan, and then pagkatapos nito, merong nagsasalita sa loob-loob natin, mali yan, nagsinungaling ka. Tapos, mali nga, alam mo na mali, ngayon, nakukonsensya ka dahil alam mo, hindi ka lang doon sa tao na yun na pinagsinungalingan mo, nagkasala, higit sa lahat, sa Diyos na nakatunghay lagi sa atin. Amen? Di ba ang sabi ng Biblia, walang maililihim sa Diyos. So ang ibig sabihin, every time na tayo ay gumagawa ng maliliit, o malaki man na kasalanan, nakikita niya. Pero ang kagandahan sa isang born again Christian, antimano, nare-realize o napag-iisip-isip natin na mali yung ginawa ko. Kaya antimano, we repented o humihingi kaagad tayo ng awad sa Diyos. Pinagsisisihan kaagad natin yung ating ginawa at hindi tumatagal, nahihilom, napapagaling yung ating nagawang kasalanan. Amen?
Kasi ang Diyos naman ay Diyos na mapagpatawad. Amen po? It does not depend on whether other chains, ayan. Hindi nakadepende sa iba ang ating pagbabago na, magbabago ako kung magbago na siya. Hindi po. Nung hindi pa ako Kristiyano, ba't ako magbabago? Siya nga hindi nagbabago eh. Pero ang pagbabago po na nais ibigay sa atin ng Diyos, and this is biblical, hindi po nakadepende kung magbabago ang iba o hindi. Kaya maari tayong magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa ating relasyon sa Diyos. Maaring magkaroon tayo ng magandang relasyon, tamang relasyon sa Diyos, kahit na sa panahon na ang hirap. Diba? May mga tinatawag tayong trying times or difficult times o yung napakahirap na panahon ng buhay na tila ba wala kang kakampi, walang nakakaunawa sa iyo, walang taong nais samahan ka sa iyong pinagdaraanan. Pero alam niyo mga kapatid, yung tinatawag na hope o pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi nakadepende sa tao. Magbago sila o hindi, ikaw, tayo dapat ang magbago. Hindi tayo dapat nakadepende doon sa magbabago ako pag nagbago na ang asawa ko. Di ba may mga ganon? Ba't ako magpapakabayan? Ang asawa ko nga walang hiya. Ay di, patas lang kami. Hindi. Ito yung maganda na, hindi tayo apektado ng yung ibang tao kung gumagawa ng kasalanan, kung ayaw nilang magbago. Hindi tayo apektado dahil pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya tayo, oo, minsan yung asawa natin, anak natin, kapitbahay natin, mga katrabaho natin, masasabi natin, napakawalang hiya. Pero hindi tayo nagpapa-apekto at hindi tayo naaapektuhan ito dahil hindi nakasalalay sa kanila ang ating pagbabago at ang ating pag-asa. Amen. Amen po. It is God methods. Letter C tayo. Ayan. Ang pamamaraan ng Diyos upang mapanumbalik ang ating relasyon na maganda sa iba at sa Kanya. Ito po yung paraan na hindi yung pamamaraan ng mundo. Ito. It is God's method of restoring relationship within Him and others. This is why it is so important to start our plan. Ano ba itong tinuturo ko ngayon? Yung iba sa inyo parang hindi ito maintindihan. Meron akong napanood sa TV na talagang yung kanyang buhay, pinaplano niya. Pero alam naman natin na ang great planner ay ang Diyos. Amen? Pero alam nyo, binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na planuhin din ang buhay natin. Planuhin, hindi ayon sa pattern ng mundong ito, kundi ayon sa hulma ng salita ng Diyos. Na kung tayo ay magpaplano, laging kasali ang salita ng Diyos. Kasi ito yung paraan ng Diyos upang mapanumbalik yung magandang relasyon natin sa Kanya. Ito yung paraan ng Diyos para mapanumbalik yung magandang relasyon natin sa kapwa natin sa pamamagitan, kapatid, ng tawag dito, ina-identify. Ano ba yung ina-identify sa Tagalog? Yung inaalam natin yung mga failures natin o kasalanan natin. Ano ba yung nagawa ko noon? Hindi nyo ba napansin, punong-puno ako ng mga testimonya, mga patotoo? Kasi
inaalala ko noon, ano ba yung buhay ko noon na hindi kasiya-siya sa harapan ng Diyos? Ano ba yung ginagawa ko noon na hindi tanggap ng Diyos? Na kailangang mabago ko na para mabigyan ko ng kasiyahan ng Diyos at mabigyan ko ng kasiyahan yung mga taong nasa paligid ko na maring inis na inis, galit na galit at hindi gusto yung aking ginagawa o pag-uugali. So we have to identify our sins, yung mga kasalanan natin o yung mga mistake natin para mabago natin. Ah, ito, sugarol ako dati. Ah, ngayon ayoko na magsugal, sayang ng pera. Di ba? O babaero ako dati, hindi naman yun si Brother Chris, di ba? Hindi rin naman si Nick yun. O ba't kayo nagtatawa? Iyon ay lumang pagkatao do tulad nung binasa natin, di ba? Sabi, yung lumang pagkatao natin ay wala na. Ang meron tayo ngayon ay pagkatao na binigay ni Kristo simula nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kapatid, yung biblical na pag-asa, ito po yung pinaplano natin na kasi kung sa tao lang, sasabihin nun, naku yan si Nick, hindi na magbabago yan. Naku yan si Chris, hindi na magbabago yan. Ganyan na yan eh. Diba? Sa paningin ng tao. Pero, sa paningin ng Diyos, nabago na yan. Bakit? Eh, hindi na yung buhay nila ang nakakapanahan yung buhay na tao, buhay ng tao o yung buhay nila, kundi yung buhay na nakay Kristo, yun na ang patuloy na kumikilos dyan. Amen? Amen ba, Brother Chris? Oh, amen niya, di ba? Star pass. So, yun po. Kaya, I believe, nung makita natin yung mga pagkukulang natin sa Diyos, sa ating kapwa o sa mahal natin sa buhay, nakikita natin yon. And kung gumagawa tayo ng biblical plan for change, yung para makita natin na gusto kong magbago, gusto kong makita itong taon na to, may pagbabago na sa akin na talagang mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Diyos. That is plan. Plano yon. And may pag-asa tayo na talagang mababago ang buhay natin. Amen po? Ba't parang hindi kayo naniniwala na mababago? Mababago, kapatid. Una, pag tayo ay nag-aaral ng Biblia, nagkakaroon tayo ng biblical perspective. Nagkakaroon tayo ng biblical na pananaw na oo nga. Tulad nung pumunta kami sa San Isidro, paglabas namin, ang daming mga may hawak-hawak nung maliliit na yung idol, yung mga ribulto, mga iba-ibang sizes. Habang nasa sasakyan kami, nag-uusap-usap kami. Tingnan mo, pag hindi pa talaga naliliwanagan ang salita ng Diyos, sa kanila, napakahalaga nun at banal sila na dala-dala nila yung mga ganun, mga maliliit na idols. Sa kanila. Kaya pag pinuna mo sila, maaring magalit sila sa atin. Kasi dati rin, ganun tayo. Malaking malaki tayo. Ay, religyoso ako, banal ako, dala-dala ko to. Diba? Pero kung iisipin natin, ano bang nagagawa nun sa buhay natin? Eh, dinadala mo nga siya dahil hindi siya makapaglakad eh. Ipinoprosisyon mo nga dahil hindi niya kayang rumampa. Diba? Tayo'y naliwanagan na ng salita ng Diyos, kaya nagkakaroon tayo ng bagong pananaw. Amen? The same sa pag-asa natin na, oy, nabago na nga ako eh. Nabago na ako sa aking pananaw sa ganito, wala na sa atin yan. Sino sa inyo ang nagpo-procession, dala-dala yun? Meron pa?
Wala na. So ang ibig ko bang sabihin, kapatid, dahil wala na ang epekto ng kasalanan sa atin, kaya kaya nating i-deal ang ating kasalanan. Kaya mahalaga na alam natin ano ba yung ating mga kabiguan, ano ba yung kasalanan natin na nagawa. Hayaan natin na yung paraan ng Diyos ang makapangyari. Dahil meron tayong pag-asa sa Diyos kung ginagawa natin yung kaparaanan niya na gusto ang gawin natin. Amen? We don't deal with our problems by focusing on the sin of others or on our circumstances. Ibig sabihin, hindi natin hinahandle ang ating mga problema sa pamamagitan ng pagtuon sa kasalanan ng iba at sa mga sitwasyon natin. Ibig sabihin, tingnan natin yung kasalanan natin and then mali ito, kaya gumawa tayo ng plano para sa pagbabago at meron po tayong pag-asa na mababago tayo dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Amen? Number two, God will not allow believers to be tested or tempted beyond what we bear. Ayan. Hindi hahayaan ng Diyos bilang mga mananampalataya na tayo ay masubok at matukso nang higit pa sa kaya natin. Ibig sabihin, walang mga sitwasyon, walang mga pagsubok na darating sa buhay natin na hindi natin kaya. Lahat kaya natin, kapatid. Why? Nung nakipag-isa po tayo kay Kristo, siya ay nasa atin. Kaya pagka tayo ay humaharap sa mga tukso, hamon ng buhay, hindi po tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. Amen? Kaya po, kapatid, letter A, believers have always had to face, ayan, andon. Believers have always had to face hardship in many forms like persecution, illness, imprisonment, and even death. Hindi po ipinangako ng Biblia, ng salita ng Diyos, na pag ikaw ay nasa akin, hindi ka na makakaranas ng mga suliranin o mga pagsubok sa buhay. In fact, marami tayong mga pagdadaan ng hirap. Hirap ng kalooban kasi mismong pamilya mo, sila yung tumutuligsa sa'yo. Born again ka. Linggo-linggo ka na lang nasa church. Kasi nasanay naman na once a year lang mag-church. Dalawa lang yon. Pasko o Holy Week. Dahil ang Holy Week, araw ng pagsisisi. Nasanay na ganun. Eh ngayon, linggo-linggo, nasa church. Lalagpas ka na sa langit. Sila pa yung tumutuligsa sa atin. Kaya, iyan minsan ang kinakaharap nating mga hirap o mga problema ng buhay na minsan kapamilya mo pa ang siyang tumutuligsa sa atin. Pero nga kasi, hindi pinangako ng Diyos na hindi tayo makakaranas noon. Manapa, daranas tayo ng pang-uusig o pagtutuligsa, sakit, katulad nung tayo nakakaranas ng sakit. Ano pa, yung hindi pa naman tayo napipreso dahil sa ating pananampalataya. Pero yung panahon ng mga naunang mananampalataya, sila Apostol Pablo, sila ay nakulong dahil sa pananampalataya. Pero tayo hindi pa naman. At hindi pa naman to the point ng kamatayan, kaya nga ang luwag natin eh. Kaya nga lang, bakit kaya ang luwag naman ng sa pananampalataya dito sa Pilipinas, wala namang humahadlang sa atin. Pero bakit tayo parang nahahadlangan na pumarito? Kasi ang kasalanan ang humahadlang sa atin. Diba? Minsan ayaw mo nang pumunta sa church, bakit nahihiya ka? Bakit ka mahihiya? All the more na lumapit tayo sa Diyos, bakit? Siya lang ang ating pag-asa. Siya hindi tutuligsa sa atin. Hindi niya tayo hahayaan sa mga pinagdaraanan natin na mag-isa tayo. Hindi niya hahayaan na mabigyan tayo ng mga problema na hindi natin kaya. Makakaya natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen! Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako halata na meron akong inaalala. Nagre-reduce nga ako, lalo naman akong lumulusog.
Kasi I'm not affected. Hindi ako apektado ng alalahanin. Bakit? Ibinigay ko na sa Diyos yung aking mga inaalala. Amen? Kaya lang tayo na-overcome, kaya tayo ang na-aapektuhan ng mga problema na yan, kasi hindi natin itinitiwala sa Kanya. Pinipilit nating dalhin at gawa ng paraan ayon sa sarili nating kaparaanan na limitado naman tayo. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit hindi mo sa Kanya itiwala? E pinipilit mong dalhin. Parang yung naalala ko, yung isang tao, isang sakong patatas ang dala-dala niya. Dadalhin niya sa bayan. Nakita nung mama, may pick up, magdadrive siya. Nakita niya, sabi niya, sumakay po kayo dito sa pick up para makagaan at makarating sa paroroonan, sa palengke. Alam niyo ang ginawa? Sumakay nga sa pick up. Pero habang nasa pick up, pasan-pasan pa rin yung patatas. Minsan ganito tayo, nasa Panginoon na tayo, na nangako ang Diyos na hindi kita iwan pababayaan, na andito ako kasama mo, hindi ka magdadala ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Pero pinipilit nating kayanin, kaya kahit na andyan siya, naghihintay na akin na anak, yung kabigatan mo, ay hindi, gusto ko dalhin pa rin yung patatas. Dalhin pa rin yung mga problema na hindi mo naman kaya. Especially sa ating mga kalusugan. Sino ba ang nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. Sino ang may karapatan sa buhay natin? Ang Diyos. Kung siya ang may karapatan, the smallest problems in our lives, even health, siya ang may hawak. Amen? Kaya lang tayo, ayaw nating palawakin ang isip natin pagdating dun sa mga pangako at binibigay sa atin ng Diyos na panghahawakan natin. Kasi kapatid, lahat ng mga iniisip natin, nakita na ng Diyos. Di ba ang sabi niya nga, bago pa man natin hilingin ang ating mga kahilingan sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano yun. Kaya lang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kalayaan na sabihin natin ito. Ayaw niya tayong pangunahan upang makita ng Diyos, may pananalig ba talaga ito sa akin? Meron ba talaga itong pag-asa sa akin? Minsan yung mga sitwasyon natin, ito ang nagiging dahilan para matakot tayo na isipin natin na inabandon na ako ng Diyos. Hindi. Never na abandonahin tayo ng Diyos pag tayo ay nagpapatuloy sa Kanya. Amen. God gives us grace and strength to endure every test and resist every temptation so that we never have to sin. Binigyan tayo ng Diyos ng biyaya at lakas. Para ano? Para batahin natin, makayanan natin yung mga testing, mga pagsubok ng buhay, at upang malabanan natin ang mga tukso at hindi tayo magkasala. Alam nyo, ang tukso, maraming paraan. May iba-iba ang paraan ng tukso. Tuksoin ka sa pera. Tuksoin ka sa laman. Tuksoin ka para ikaw ay magmalaki, magyabang. In many forms, ang tukso ng kaaway, minsan hindi mo mamamalayan. Lalong-lalo na, parang hindi ka pinapansin. Merong nagbigay sa'yo ng pansin. Bumigay ka kaagad kasi binigyan ka ng pansin. Dahil naghahanap ka ng pansin, hindi mo alam na tukso ka na. Pera, dahil wala kang pera. Minsan dito tayo tinutukso ng kaaway. Pero binigyan na po tayo ng grasya, biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos hindi lamang sa pera, biyaya na maging malakas ka para labanan ang tukso.
Binigyan na po tayo ng lakas para malabanan natin at hindi tayo bumigay sa kasalanan. Amen po. Kaya lang, kung tayo po mismo ay nagpapatangay, pero kung alam mo na tukso yan at makakasira yan sa iyong pagkatao, alam nyo kapatid, sasabihin mo, Lord, help me. Ako po, napaka-impulsive ko. Yung madali po akong magkaroon ng reaksyon sa mga bagay na aking naririnig at aking nakikita. At pagka tayo'y impulsive, mabilis din tayo makapagbitaw ng salita. Amen? Now later on, pagsisisihan natin. And I realized, hindi mababago ang mga ganung behavior natin o character natin without God's intervention. So kailangan po natin na, Lord, help me. At hanggang ngayon, tinuturuan pa ako ng Diyos. Hanggang ngayon, binabago niya ako sa ganung attitude. Amen po? Kaya walang pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos o hahayaan ng Diyos na hindi natin kaya, makakaya natin because He is with us. Amen? Alam nyo ba yung ano, yung footprints in the sand? Alam nyo yon? Yung dati, doon sa tabing dagat, may dalawang paa na naglalakad. Halimbawa, ikaw at ang Diyos, kaya dalawang set of footprints. Pero kung kailan hirap na ang tao o ikaw, ba't isa na lang yung footprints? Nagki-question na tayo. Pero ang sabi doon sa footprints in the sand, yung isang set ng footprints na nakikita mo, hindi na sa'yo yun, akin na yun, dahil dala-dala na kita. Amen? Minsan hindi mo alam, kaya ka naririyan pa, kaya ka nakakatayo, kaya ka pa nabubuhay, dahil dala-dala ka ng Diyos upang itawid ka doon sa mga sitwasyon natin na hindi natin kaya at maari tayong matuksong bumigay at umayaw na. Amen? Okay, and number 3, our Lord Jesus will grant mercy and provide grace to help in every need. Ang Diyos po ang nagbigay o patuloy na magbibigay sa atin ng habag at magkakaloob ng habag at magbibigay sa atin ng grasya upang tulungan tayo sa panahon ng pangangailangan. Jesus is like us. Ang Panginoong Jesus ay tulad din natin na talagang super lawak. Grabe ang kanyang pinagdaanan na siya'y tinukso nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Alam nyo naman yun, di ba? Ano nangyari kay Jesus? Isa-isahin ko pa ba? Pero alam natin yun. Siya, wala namang kasalanan, pero hinuli, pinaglakad. Doon sa Via Dolorosa, naglakad siya, na hinahagupit, dinudura-duraan, tinutuya, hanggang sa siya ay ipinako sa krus. Habang tinutuya, meron pasan-pasan na krus na mabigat hanggang nakarating sa Golgota at ipinako. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus nung siya ay ipinako? Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin kapatid, si Jesus katulad din natin na dumanas ng matitinding sitwasyon ng buhay, matitinding bigat, yung tukso. Pero hindi siya bumigay sa tukso. Manapa ipinanalangin yung mga gumagawa sa kanya ng kasalanan. At maaari po tayong magkaroon ng kaaliwan na malaman natin na si Jesus ay dumaras din ng mga tukso, subalit hindi po siya napatukso. At siya po ay nakikisympathize o nakikisimpatya sa atin. Ibig sabihin, alam ko anak ang iyong pinagdadaanan.
Alam ko, anak, ang nangyayari sa'yo. Pero andito ako, kasama mo ako. Amen? Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka sa panahon na ikaw ay nasa sitwasyon. Ano mang sitwasyon yan, kasama natin lagi ang Diyos. Amen? Sabihin nga natin, kasama natin ang Diyos. Sabihin mo, kasama ko ang Diyos. Totoo yan. Kaya kahit ako may pinagdadaanan, I'm not affected. Why? Kasama ko ang Diyos. Kung nag-iisa ka, apektado ka talaga. Di ba? Maganda, di ba, yung may kakampi ka? Yung pupunta ka sa doktor, minsan may kasama ka. Wala man siyang ginagawa, pero kasama mo lang siya. Pero nagbibigay ito sa iyo ng lakas. Amen? How much more yung Diyos na sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan o pababayaan man. I will be with you always. Pag sinabing always, walang panahon na hindi mo siya kasama. Lagi natin siyang kasama. Amen. We can be encouraged knowing that Jesus faced temptation without giving in to sin. He shows us that we do not have to sin when facing seductive lure of temptation. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan o encouragement o lakas ng loob. Napapalakas ang loob natin. Bakit? Sumabak din, naranasan niya rin yung mga tukso. Pero hindi siya bumigay sa kasalanan. Salit, ipinakita niya sa atin na hindi kailangang bumigay tayo sa kasalanan pag tayo ay humaharap sa mga mapanuksong o mapangakit na tukso bilang tukso sa atin, bilang pagsubok sa atin. Amen? He constantly intercede. Siya ay nagpapatuloy. Pag sinabing constant, walang patid. Siya ay nagpapatuloy na nananalangin bilang tagapagtaguyod natin para sa Diyos at sa Ama upang hindi tayo matukso. And He fully understands our weaknesses. Alam niya kasi nga, si Kristo ay nagkatawang tao dito sa lupa. Habang nasa katawang tao siya dito, dinaranas niya noon yung nararanasan natin ngayon. In fact, siya po ay pinagpapawisan ng sa salitang kanto, bugal-bugal, na hindi lang pawis, halos dugo na. Ang ibig sabihin daw noon, pagka gano'n na ang nararanasan mo, yung iyong atay, apektado na dahil sa hirap. Pero sa halip na magalit siya na, Panginoon, strike mo nga ang mga taong ito na nagpapapako sa akin. Ang sabi niya pa, tingnan niyo, hindi siya bumigay sa kasalanan. Hindi siya na-provoke o parang natukso na gumante. Ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. E tayo ba, pag inaalimura tayo kung ano-ano sinasabi sa atin, ganun ha? Sige, banatan tayo. Ganun? Hindi. Manapa. Kailangan minsan manahimik ka na lang. Para ipakita natin, hindi mo ako mapuprovoke. Ano ba yung mapuprovoke sa Tagalog? Hindi mo ako maaasahang bibigay sa iyong panunukso. Diba? Manahimik tayo, manalangin. Huwag tayong gumante. Huwag tayong gumawa ng ikasisira natin dahil lang sa pagganti. Amen? So, nauunawaan ng Diyos ang ating mga kahinaan. And number 4, trial and test will develop and mature us in Christ if we respond to them in God's way. Ito po yung gustong-gusto ko, kaya pinanghuli ko. Ang mga pagsubok, mga pagtitesting sa atin, kapatid, dumarating tayo sa sinusubok ka hanggang saan ba? Alam nyo, ito'y nakakatulong sa atin para tayo ay mapabuti at lumago kay Kristo
kung tutugon tayo sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng mundong ito. Ang paraan kasi ng mundong ito, tulad nung unang mga panahon, ngipin sa ngipin. Buhay ang inutang mo, buhay ang kapalit. Di ba? Naalala ko sa bandang Mindanao, ganyan eh. Alam niyo po ba yung rido sa Mindanao? Pagka ang isang pamilya ay kinaaway o nagkaroon ng alitan, ganti yan. Yung buong angkan, gantihan na yan, pataya na yan. Ganun po, daladala pa nila yan. Kasi noong panahon ganyan, tooth for tooth, ngipin sa ngipin. Buhay ang inutang mo, buhay ang kapalit. Pero hindi po ganun ang nais sa atin ng Panginoon. We can't really know the depth of our character until we see how we react under pressure. Hindi talaga natin malalaman, ayan, at least malaki yan. Hindi talaga natin malalaman ang lalim ng ating pagkatao. Yung ating tinatawag na ano dito, yung pag-uugali. Hindi talaga natin malalaman kung malalim na ito, ugatan na ito sa pananampalataya. Kaya hindi mo yan basta mapapasuko, anong bibigay yan sa problema. Pero hindi talaga natin alam kung gaano kalalim ang ating pag-uugali o ang ating pagkatao hanggat hindi natin nakikita yung ating sarili na sa panahon ng mga kagipitan, sa panahon na parang feeling mo wala ka ng sisilungan, paano ba tayo mag-react? Nagwawala ka na ba? Nagmumura ka na? Puto ko tsinta! Diba? Eh, minsan ang ganda-ganda ng mood mo, biglang may balitang dumating. Hala! Overwhelmed tayo nung dumating na balita. Ayan na! Nagre-react na tayo. At yung pagre-react natin, hindi na positibo, na biblikal. Kundi, ang reaksyon natin, kadalasan negative, na umaayon sa takbo ng mundong ito, yung ating reaksyon. E paano ba yung ayon sa kalooban ng Diyos? Aba, pag may narinig kang ganon, syempre, at first, initial reaction ay, ha? Talaga? O, di ba yung mga ganon? Pero hindi kayong, magwawala ka na, hindi. Ang isang gagawin natin, this is biblical or God's way. Panginoon, hindi ko kaya ito. Mahirap ito. Pero, Lord, nangako ka sa akin. You will provide all my needs. Ikaw ang magbibigay, ikaw ang magsusupply ng lahat ng aking pangangailangan. Kaya hindi ko man makita kung saan yung supply na yun. But I believe in you, Lord, that you are my great provider. Amen? Kaya nga maganda yung ginawa ni Sister Paz. Yung pinag-aralan natin, who is God? He is the Jehovah Shammah. Pinaano mo ba yon? Pinaprint mo? Pinatarpulin mo? Pinatarpulin niya siguro, kaya niya pinatarpulin para lagi niyang makikita. Para yung panahon na siya ay dumaraan sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya. I guess ito yung nagiging paraan niya para mapalakas siya at mabigyan ng pag-asa na wag lang maapektuhan, wag malugmok kasi nakikita niya. He is our Jehovah Shammah. Ano ang ibig sabihin? Alam nyo, Tagalog din pala yung ano? Yung salitang Greek and Hebrew. Jehovah Shammah. Ibig sabihin ng Shammah, kasama, present siya lagi. So if He is our Jehovah Shammah, lagi siyang present, lagi siyang kasama mo, ano bang takot mo? Kahit wala kang kakampi, may Jehovah Shammah ka, may kasama ka. Amen. He is our Jehovah Rapha. Ano ba yun? Ano yung Rapha? Ha?
Di ko marinig. Ano? Provider, Jehovah Rapha. He is our provider. Siya ang magbibigay. Lord, ikaw ang aking Jehovah Rapha. Kaya kahit na wala ng bigas, nakikita ko na yung mukha ko. Nasasalamin ko na yung mukha ko dun sa lata. Panginoon, you are my Jehovah Rapha. Amen? Ha? Ah, Jehovah Jireh. Jireh Healer, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Makadesh. Pag binanggit mo lahat yun during your trying times, God is listening to you because that is His promise to us. Amen. Hindi niya pwedeng biguin yung ipinangako niya sa atin. Ang tao, bibiguin ka. Pangakuan ka, babayaran kita sa katapusan. Dumating yung katapusan. Katapusan pala ng mundo. Diba? Pero ang Diyos, dahil pinangako niya yun, tutuparin niya yun dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen! Kaya nga kapatid, if we have troubles sa ating kalusugan, kita niyo naman ako ngayon. Diba? I suffered so many health problems. Kompleto ako. May TB, may cancer. Yung dito, yung siastika. Yung 3 days nga ako noon na hindi nakalakad. I suffered so many things, including emotional. Pero alam nyo, hindi ako naapektuhan. Bakit? Meron akong Diyos. At meron tayong lahat na Diyos. Amen. So, uy, bakit tayo namang problema? Let her be God. Ay, hindi. Ito tayo. Hindi pa tayo pala. It is easy to be kind to others when everything is going well. But can we still be kind when there are others treating us unfairly? Madali daw maging mabuti sa ibang tao pag ang lahat na nangyayari ay maganda, maayos. Pero, kaya pa rin ba nating maging mabuti sa ibang tao kung tayo ay tinatrato? Pag tinatrato tayo ng hindi patas? Kaya pa ba natin? Dito nakikita yung karakter natin. Pero kahit na itinatrato ka ng hindi patas, alam nyo, eto, napatotoo ko na to. Minsan alam kong niloloko ko. Kaya kapatid, minsan ang pag ang kausap ko ay nagsisinungaling, alam ko. Pero pinapalagpas ko. Hindi ko sinisita. Kasi binibigyan ko ng pagkakataon na itama niya yung kanyang pagsisinungaling o kanyang ginagawa. Minsan yung mga ngako o kaya magsasalita sa'yo na alam mong hindi totoo, pinakikinggan ko lang. Pero alam ko, bakit? I'm giving them or her or him a chance na baguhin yung kanyang statement na sinasabi. Minsan sa harap mo maganda, mabuti. Pero pag nakatalikod ka, ninunguya ka. Pinababayaan ko. Why? Kasi minsan tayo, aminin natin, minsan hindi natin talaga alam yung katotohanan. Wala tayong alam sa kung ano man yung nangyayari. Mabilis tayong maging judgmental, di ba? Hindi muna nag-iimbestiga, hindi muna inaalam. So, tinatrato tayong hindi patas. Pero alam nyo, mga kapatid, sa panahon na gano'n na hindi patas ang pagtrato sa'yo, doon din tayo minumoldi ng Diyos sa kung ano tayo. Eh, mabilis pa naman tayo mag-react by nature. Pero alam nyo, dito tayo minumoldi ng Diyos. Pinabubuti tayo, pinalalago sa ating buhay Kristiyano para makita tayo ng Diyos
ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban na may binagong pagkatao. Amen? Hindi kaagad tayo bumibigay. At iyon nga, kahit ratuhin tayo ng hindi patas, maging patas tayo dahil ang Diyos patas. Sa kanya ang paghihiganti, hindi sa atin. Amen? Hayaan mong ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Hayaan mong ang Diyos ang gumawa para sa iyo. Huwag kang gagawa nang hindi mo ay nang ikasisira mo at ng ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga eh, huwag mong ilagay sa iyong kamay ang batas. Lalong-lalo na ang batas ng Diyos. Huwag mong ilagay ang pagante sa iyong kamay. Hayaan mo ang Diyos and later on makikita mo, oh, yung bang makikita mo na lang yung resulta nung kanilang ginawa, nung kanilang sinabi, sa kanila umiipekto, hindi sa'yo. Amen? Amen po? God never devised evil or harm for us. Rather, His plan for us is for our own good. Hindi po nag-isip ang Diyos ng masama o kasasakit natin. Sa halip, siya po ay nagplano ng mabuti para sa atin. Dahil nais ng Diyos umayon tayo sa imahe niya, sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Diba si Jesus? Ano ba si Jesus nung andito sa lupa? Kaya tinawag siyang mabuti. Bakit? Yung kabutihan niya, hindi naapektuhan nung mga taong bumabato, umaalipusta sa kanya. Dapat ganito rin po tayo. Nais ng Diyos, umayon tayo sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo. And letter C, instead of complaining, sa halip na tayo ay mag-complain o mag, ano sa Tagalog, complain, magreklamo. Sa halip tayo na may magreklamo sa ating mga struggles o yung mga problema, mga sitwasyon na pinagdadaanan, dapat makita natin ito na ito'y isang oportunidad ng paglago. Amen? Alam nyo, naalala ko ang tagal na nito, yung Council of Elders o yung Board of Elders. Nung bago-bago pa lang yung mga elders, sinasabi ko sa kanila na ganito ang gagawin, ganito, ayan, toka ng mga ministry. Alam ko naman na sa loob-loob nila ay mahirap. Pero alam nyo, sabi ko sa kanila, every time na magkakaroon kami ng tinatawag na annual planning, sabi ko sa kanila, hindi mo malalaman na ikaw ay magaling tumakbo o mabilis tumakbo hanggat hindi mo sinusubukang tumakbo. Kaya sabi ko sa kanila, tumakbo muna kayo para makita nyo kung mabagal kayo o mabilis. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ang ibig kong sabihin, gawin nyo muna bago kayo mag-complain. Kaya naman yung mga elders natin, talagang nahubog sila sa ilang taon ng kanilang ministeryo bilang mga tagapanguna ng iglesia. Dati noon, bago kami maghiwa-hiwalay, sila'y nag-iiyakan dahil nasasaktan, dahil minsan sa bilang leader, I have to be tough for them. Kailangan maging matatag, matibay ako para sa kanila na kung ako'y nagbibigay ng mga bagay na kailangan gawin pagdating sa ikauunlad at mga plano para sa iglesia, alam kong mahirap, hindi madali. Pero pinakikita ko sa kanila, kahit minsan nasasaktan sila at umiiyak, kasi gusto kong makita nila na ito ay daan para sa paglago nyo bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi ko nga, we should have a character beyond our members of the church. Kaya nahubog sila. Kaya alam na nila ngayon. Kaya ngayon medyo papetiks-petiks na ako dahil sila na yung gumagawa nung dating ginagawa ko. Kasi kung hindi ko ginawa nung panahon na yon, na kahit nakikita kong umiiyak sila, there comes a time na parang gusto nang gumive up eh. Meron ng mga ganon sa harapan ko. Pero nakikita ko yon, pero hindi ako apektado. Because I believe this is for their growth. That is for their growth. Yung paglago, pa-develop sila.
bilang leader na dapat makikitaan ng isang katangian, ng isang leader na matatag, matibay, marunong tumanggap ng hamon, marunong tumanggap ng pagkakamali. At ngayon, ikinasisiya ko po na ang mga elders natin ay talagang sila'y hubog. Hindi hubog na laseng, kasi sa Bicol, yung hubog laseng sa Sorsogon. Yung nahubog sila ayon sa dapat nilang lakaran bilang mga tagapaglingkod. Amen? So instead of complaining, yung mga nag-aspire to serve the Lord, instead of complaining, try first your very best to serve the Lord so that in due times, you will reap whatever you sow. Yung aanihin natin kung ano ang itinanim natin. And I'm now in the process of reaping. Kung nagtatanim ka, merong pag-ani. At ngayon, nasa proseso na ako, kapatid, ng pag-ani. Nais kong sabihin sa inyo, umaani na ako ngayon. I have the joy na makita ko yung mga naglilingkod. Oh, okay, hayaan ko na sila. But of course, from time to time, kung kailangan, medyo kumilos, medyo pitikin, pinipitik. But during the times na nagsisimula ang church, sasabihin ko sa inyo, walang meeting na walang umiiyak at masama ang loob. Pero hinahayaan ko. Because that is the development of their faith and their service and maturing their characters in the eyes of God and in the eyes of men. Amen? Ezekiel 36, verse 26 to 27. Only God can change. Ito, paraphrase ko na to, ha. Only God can change people or person. Tanging ang Diyos ang makapagbabago sa tao. Sa mga tao. So therefore, we are not responsible for changing them. Hindi po tayo responsable na baguhin yung asawa mo, anak mo, baguhin ng kaibigan, kapatid natin. Hindi! That is not our responsibility. It's God's responsibility. Kaya lang dapat makakitaan tayo ng pagbabago. Tayo ang magbago, kapatid. Bago sila magbago. Yung mapapahiya ka, dahil bakit ang dami ko nang ginawa sa kanyang hindi maganda, pero bakit parang hindi siya naapektuhan, nakakahiya. We're putting coal to there. Parang naglalagay tayo ng, ano nga yung coal? Baga. Para tayo naglalagay ng baga sa kanilang ulo na hindi sila mapakali. Bakit ang dami kong ginagawang para siya ay matuksong gumanti sa akin o magumawa ng masama? Pero bakit hindi siya gumaganti? Alam niyo kung bakit? Dahil meron tayong Diyos na siyang nangangalaga sa atin, na siyang gumagabay sa atin, na siyang nagkokontrol sa atin. We are accountable to God solely for our own deeds. Tanging sa Diyos tayo may pananagutan sa ating mga gawa. Kaya kapatid, huwag mong tingnan yung katabi mo. Eh, ba't siya? Huwag mong tingnan na, hindi, ganito, ganito. Tingnan mo sarili mo. Eka nga eh. Huwag mong tingnan yung puwing ng iba. Ang tingnan mo yung puwing mo. Dahil katulad ng napakalaking poste pala, ang puwing mo, pero pumupuna ka sa puwing ng iba. Diba? Punain natin yung puwing natin, suriin natin ang ating mga sarili. Dahil tayo ay mananagot sa Diyos sa ating sariling mga gawa. And are to do our part in living in peace, at peace with others. Tayo mamuhay, makapamuhay. Bahagi ng ating dapat na ginagawa, at tayo makapamuhay na payapa at payapa, kapayapaan din para sa ibang tao na huwag tayong maging pagsimula ng kaguluhan. Amen? So, this is the biblical hope na ating maaasahan sa Diyos na meron pala tayong pag-asa. Yung mga nangyayari sa atin, kaya pala natin dahil kasama natin ng Diyos. Dahil hindi pala tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. At kung tayo man ay sinusubok, dahil iyon sa minumoldi tayo ayon sa
kalooban ng Diyos at ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Tayo'y magalak kung dumadaan tayo sa pagsubok. Bakit? May ginagawa sa atin ng Diyos. Amen po. Pwede po ba tayong tumayo? Kasi kanina pa kayo nakaupo. Ako ay kanina pa nakatayo. Bear with me. Okay, tayo po'y manalangin. Tayo po'y, because I believe there is hope for all of us. May pag-asa. Kapatid, feeling mo ba parang walang nagmamahal sa'yo, parang walang umiintindi sa'yo? Feeling mo parang di ka naunawaan ng iyong mga anak? Feeling mo wala kang kakampi? Hindi totoo yon. Feeling mo lang yon. At inililigaw ka ng iyong damdamin. Huwag kang padala sa iyong damdamin. Ang isipin mo, merong Diyos na nangako sa atin na mas malaki sa iyong dinadala ngayon, mas malaki sa iyong problema, ang Diyos na may kapangyarihan na baguhin ang iyong sitwasyon. Amen. Ang iyong mga anak na dati inaasahan mo, kapatid, maging ang ating mga anak parang katulad din natin na pabago-bago ng isip. Hanggang hindi ang Diyos ang nakakakilos sa kanila, hindi natin sila kayang asahan all the times. Minsan maasahan, minsan mabibigo ka at masasaktan ka lang. Madi-discourage ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, even ang mga mahal natin sa buhay na inaasahan natin, sila rin ay sa Panginoon kukuha at maaaring kumuha ng lakas at tibay. Kaya kapatid, sa umaga pong ito, nais kong anyayahan ka. Kung hindi mo pa talaga ibinibigay ng buong buo ang iyong buhay sa Panginoon, at kung hindi ka pa talaga nagtitiwala sa Diyos, nais kong sabihin sa iyo, kapatid, magtiwala ka na. Ibigay mo na ang iyong buhay sa Kanya. Bakit? Siya nga ang nagbigay sa iyo ng buhay at siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Kung bakit ka ngayon nakakatayo, kung bakit ka humihinga, kung bakit napagtagumpayan mo ang pandemic dahil sa Kanya. Nais ko, kapatid, na sa umagang ito, isipin mo na ang Panginoon ay nakatunghay sa iyo. Isipin mo na ang ating Panginoon, alam ang iyong pinagdadaanan, alam ang iyong nararamdaman, alam ang bigat ng iyong dinadala, alam ang iyong mga kakulangan at pangangailangan, alam ang iyong karamdaman. Subalit ang tanging pangako ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Minsan feeling mo walang nakakaunawa, parang walang magagawa ang sino man sa'yo. Pero nais lamang ng Panginoon na ipadama sa'yo na siya ay kasing lapit lamang ng panalangin, pagdulog sa Kanya, na kung dumadaan ka sa mga sitwasyon na hindi mo kaya o parang hindi mo na alam ang iyong gagawin, ang sabi ng Panginoon, anak, lumapit ka sa akin. Ikaw na nabibigat ang lubha at bibigyan kita ng kapahingahan. Kung pagod na pagod ka na sa buhay mo, na parang wala namang nababago at wala namang pupuntahan ang iyong mga ginagawa, ang sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka sa akin. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang aking pamatok ay magaan. Nang ibig sabihin, hindi kita bibigyan ng isang bagay na hindi mo kaya. Kaya lang nagiging mabigat at parang hindi mo nakakaya. Dahil pinipilit mong ayusin, gawin ang mga bagay na talaga namang hindi mo kakayanin kung wala at hiwalay ang Diyos sa iyong sitwasyon. Kapatid, ang nais ng Panginoon,
sa panahon na meron kang pinagdadaanan. Maaring ito ay sakit na nagpapahirap sa'yo. At maaring nalilinlang ka ng iyong isipan. Iyon ay dahilan sa hindi mo tunay na pagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala ka sa tao, sa iyong mga mahal sa buhay, na sila rin, kahit mahal mo sila sa buhay, meron din silang mga kakulangan na nangangailangan din sila ng pagkilos ng Diyos. Na ang ibig sabihin, tangi ang Diyos ang makapagbibigay ng kapunuan. Tangi ang Diyos ang makapagbibigay ng katuparan sa mga kabiguan na iyong pinagdaanan o pinagdadaanan ngayon. Ang nais ng Panginoon, tumindig ka sa pananampalataya. Panghawakan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. At bahagi ng paghawak mo sa pananampalatayang ito, yung pagmamahal mo sa Diyos na huwag kang bumitaw na mahalin ang Panginoon. Huwag kang bumitaw dahil ang Diyos ay namatay para sa iyo upang bigyan ka ng katubusan sa iyong mga nagawang pagkakasala, anuman ang nagawa mong kasalanan. Sa Panginoon, merong kapatawaran kung lalapit ka sa Kanya ng buong kapakumbabaan. Sikapin mo na lumapit sa Kanya. Aminin mo na hindi mo kaya ang lahat ng bagay. At sa iyong paglapit sa Diyos, ibigay mo ang iyong buong buhay at pagkatao. At hayaan mong ang Diyos ang gumawa at makialam sa iyong buhay. Dahil ikaw at ako ay limitado sa maraming bagay. Limitado ang ating lakas. Limitado ang ating kaalaman. Limitado tayo sa ating magagawa. Subalit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay may kakayanan na ikaw ay suplayan ng lakas. Na ikaw ay bigyan ng kakayanan upang mapagtagumpayan mo ang mga bagay na iyong kinakaharap. Dahil Siya ang kasama natin. Siya ang nangako, kapatid. Kaya sa oras na ito, kung nais mong isuko ang iyong buhay, kung nais mong isuko ang iyong mga kahinaan sa Diyos upang alisin Niya ang iyong kahinaan, ang ibigay Niya, palitan Niya ng lakas. Kapatid, God is willing. Subalit ikaw, willing ka bang isuko ang iyong buhay sa Kanya? Kapatid, ang Diyos ay gentle God. Kung ayaw mo, hahayaan Kanya sa iyong pinagdadaanan. Pero kung sinasabi mo, Lord, inaamin ko, mahina ako. Inaamin ko, natatakot ako. Inaamin ko, hindi ko ito kaya. At pagharap mo sa Diyos ng buong kapakumbabaan, ang Diyos ay handa kang itaas, iangat, tulungan, baguhin ang iyong sitwasyon. If you want to surrender everything to God, your family, your business, yourself, kindly raise your hands to Him as an act of surrender. Kapatid, ang iyong pagtaas ng kamay bilang pagsuko sa Kanya, nakikita Niya ito dahil ang Diyos ay laging nakatunghay at walang nalilingid sa Kanya. If you are raising your hands, surrendering everything to God, God is willing to lift you up. Panginoon, lahat po ng kamay na nakataas ngayon bilang pagsuko sa iyo. Lord, you have promised us. Nangako ka sa amin, Panginoon, nung kami ay makipag-isa sa iyo. Sabi mo, Panginoon, pinalaya ka muna kami sa kapangyarihan ng kasalanan at kaparusahan. Panginoon, narilito kami. Lumalapit sa iyo. Sabi mo, Panginoon, ikaw ay nagkakaloob ng kahabagan.
kapangyarihan upang hindi kami madaig ng aming kahinaan, upang hindi kami ma-discourage sa mga nakikita at nararanasan namin. Panginoon, habang nakataas po ang aming kamay, kalakip ang aming puso at pananampalataya. Lord, Ikaw po ang gumawa. Sa bawat sitwasyon ng iyong mga anak upang mabago ang kanyang kinakaharap na kalalagayan, upang mabago ang kanyang damdamin, Panginoon, na lagi siyang natatakot, na lagi siyang merong bagabag. Panginoon, palitan mo ito ng kapayapaan at kahinahunan. Palitan mo ng pag-asa, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na hindi magpapabaya. Palitan mo, Panginoon, ng iyong pangako na pinangahawakan namin, that You are our great physician, that You are our great healer, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Ano mang sakit o karamdaman, sabi mo, Panginoon, there's nothing difficult to You because You are the all-powerful God. Hallelujah! Panginoon, ano man ngayon ang inaalala ng iyong anak sa pananalapi, sabi mo, Panginoon, Ikaw ang dakilang tagapagsupply ng aming mga pangangailangan. Lord, tugunan mo ang pangangailangan ng aming kapatid sa pananalapi. Ikaw, O Diyos, ang maging source of income, source of blessing ng iyong mga anak, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we claim for Your provision upon Your children, O God. We claim, Lord, Your promises. Hallelujah. Kapatid, ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Walang mahirap para sa Diyos dahil kaya Niya itong gawin kung ikaw ay nananali. If you believe in God and His promises, nothing is impossible to Him. Nothing is impossible. Nothing is too hard for God. In the mighty name of Jesus, claim God's provision and promises in the mighty name of Jesus. Angkinin mo, kapatid, ano man ang iyong pangangailangan, ano man ang iyong pinagdaraanan, angkinin mo sa Diyos na He will give you the desire of your heart, na ibibigay Niya ang lasa ng iyong kalooban. Ibibigay Niya at gagawin Niya ito para sa iyo, kapatid. Manatili kang nananalig sa Kanya. Hallelujah. Heavenly Father, we claim for healing. We claim for healing, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, send Your ministering angels to minister to the people, Lord, who are watching right now through live streaming, in the mighty name of Jesus. Send Your ministering angels to minister upon their lives, O God. Glory to Your name. Glory to Your name, Jesus. Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Kapatid, angkinin mo, panaligan mo. Huwag kang magduda. Ang pagdududa ay sinyalis ng pag-aalinlangan na ikaw ay hindi nakakasigurado sa kapangyarihan at sa pangako ng Diyos. Angkinin mo, sabihin mo, Lord, inaangkin ko ang iyong pagtugon, ang iyong paggawa, ang iyong pagsama. Declare it to God. Sabihin mo ito sa marahang pangungusap sa Diyos. Because God is listening to you. Ang Diyos ay nakikinig sa iyo ngayon. Hinihintay Niya lamang ang kalayaan mong sabihin sa Kanya na ikaw ay nananalig sa Kanya. Sabihin mo ito, Panginoon. Nananalig ako sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, I believe in Your word. Ang
ang sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay buhay at may kapangyarihan na tumatagos ito maging sa mga hiwalayan ng buto, kasukasuan, na ang ibig sabihin, kapatid, maging sa mga karamdaman, kaya niyang pasukin ang bahagi ng iyong katawan upang iparating ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang intervention. Just claim it before the Lord. In the mighty name of Jesus, we claim, Lord, for healing. Maging Panginoon sa asawa ni Desiree right now, and even to your children who are watching through live streaming, and even to your children here in this sanctuary. Lord, thank you so much, because we believe you are our living God, the all-powerful God, our Jehovah Shammah, our great provider. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. And we give you all the praises, honor, and glory in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen. Araw po na po tayo. Okay. Dadako na po tayo sa ating mga announcement. Paki-flash na lang. Okay, intercessor sa meeting after the service. Look for Deacon Grace. So lahat na sa intercessors, meron po kayong meeting after the service, kaya manatili muna kayo. Okay, next. Board of Council, deacons and voluntary workers, meron pong workers orientation after the service. So, inuulit ko, lahat na manggagawa from Board of Council down to deacons, voluntary workers, kasama po yung mga musicians, meron po tayong workers orientation after the service. So, huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo magugutom, meron pong balance po ang church. Okay, ano pa? Okay, Cayman's Ministry. Yan, meron po tayong picture taking kasi dumadami na po yung mga kalalakihan. Palakpakan po natin mga kalalakihan. Oh, maganda yung magkasama-sama tayo muli. Kaya huwag muna umalis yung mga kalalakihan. Meron po tayong picture taking dito sa harapan. Okay? Oh, next. Registration for Retreat 2023. Hanapin nyo na lang po si Pastora Malu. Yung lahat na mga manggagawa na kasama po doon sa darating na retreat for 2023, magpatala po kayo kay Pastora Malu para malaman natin kung ilan ang bilang na sasama. Inuulit ko po, lahat na kasama para sa retreat, magparehistro po at hanapin nyo si Pastora Malu para sa registration. Next. For those who are interested of having a Bible study in their house, please approach any member of Good News for the World Assemblies Council. Ibig sabihin, kung sino yung mga nagnanais na magkaroon ng Bible study sa inyong mga tahanan, paki-approach na lang sa mga miyembro ng Board of Council. Kasi ito po yung year na dapat magkaroon po tayo ng Bible study, visitation, dapat i-install uli na po natin, maging masigasig tayo about evangelism. Okay? Next. Okay, February 14. Ano po ba ang February 14? Valentine's Day. So, yung huling Co-Falls Fellowship natin, last ano pa ito, yung dating church pa po natin. 2019 pa po yun. Yung huling Co-Falls Fellowship na itinaon natin during Valentine's Day. So sa darating na February 14, meron po tayong gaganapin na Co-Falls Fellowship sa Valentine's Day. So makipag-register na po kayo, yung mga gustong umaten. Sino nga hanapin? Si Deacon Vanessa Beltran, para makapag-register kung sino po yung mga kadalo. So wala pa yung ibang mga detalye kasi papinalize pa po ng
program committee at saka yung mga officers ng couples ministry. Pag-usapan pa namin yung kung ano ba ang concept ng celebration, anong oras, ano ang susuotin. Pero ang sigurado dito, mag-registro po kayo para alam namin kung ilang bilang, kung sino ang pupunta rito para pagdating sa pagkain, alam natin ma-budget kung gaano karami. Okay? So, tangkilikin po natin sa mga mag-asawa yung darating na couples fellowship na gaganapin sa February 14. So, usually ito mga after office hour. Kaya yung tentative na schedule dapat mga 6 ng gabi para yung may mga trabaho na mga asa-asawa natin na hanggang alas 5 yung office hour ay may time pa na dumalo sa couples fellowship. Okay, so abangan po natin yung mga mahalagang detalye at i-announce yan sa sunod na linggo. Okay. O, next. Prayer meeting. Every Wednesday po ito, ha. Huwag tayong, ano po ito. Consistent po yan na schedule. Tuwing alas 6 po ito ng gabi. So, tangkilikin po natin yung prayer meeting. Magkasama-sama po tayo para ipanalangin natin lahat. Ang pamilya, ang ating bansa, ang ating ekonomiya, ang bawat miyembro ng Good News. Okay, preaching clinic every Wednesday. Ibig sabihin, after ng prayer meeting, meron po tayong preaching clinic. Ito po in-invite lalo na sa mga manggagawa po natin, sa mga deacons, para mahubog, para sa gawain, na hindi tayo mangmang sa salita ng Lord. Okay, dapat matutunan po natin ang ating kung anong doktrina meron po tayo. Okay, next, ano ba? Worship through giving, ito yung mga pagbibigay natin ng tithes and offering. So yun, maliit, di ko masyadong basa yung ano. So drop in the box, meron po tayong box dyan para sa tithes and offering. Tapos kung gusto nyong i-deposit, ito po sa PS Bank Savings Account Number, nakalagay po dyan sa screen. Tapos meron din po tayong GCash, yun sa dalawang GCash numbers na yan. So, ibig sabihin, tatlong options po yun. Kung andito kayo, pwede kayong magbigay ng tithes and offering through tithes and offering box dyan sa likod. Meron pong PS Bank Savings Account, nakalagay dyan, at saka yung GCash na tatlong, dalawang numero. Okay? O, next, ano pa? Women's Ministry Project Bubbles, yan, inaano ng Women's Ministry na meron silang sariling produkto. Kaya, inianyahan ko lahat na tangkilikin po natin ang sariling atin. Kung ano yung proyekto na meron po ang bawat age group. Katulad ng women's ministry, mas maganda dahil mura pa. Diba? Okay, ano pa? Yan yun po yung mga produkto. Okay, meron po tayo mga birthday celebrants. Sa January 25, si Nicole Lorica. Nasaan si Nicole? Okay, and doon sa ibaba, happy birthday Nicole. Magsi-celebrate siya sa January 25. Happy birthday naman kay Elder Rosel sa January 28. Marami palang ano to, ha. Happy birthday, Elder Rosel. Sino pa? O yun, merong anniversary. Sino kaya yung mag-asawang yan? Kami po yung mag-asawa. Hulaan nyo, ilang taon na kaming nagsasama. O yun, no? Trivia po yan. May katumbas na price yan, 1,000. Kasi walang nakakaalam. Meron na kaming 30 years. Oh, yeah. Okay. Yun, magkakasunod na naman kami. Nila, sa birthday, magkakasunod kami ni Elder Marlon. Pati ba naman sa anniversary, magkakasunod pa rin kami. Oh, January 25, happy anniversary. Mag-asawang Deacon Arlene and Elder Marlon. O ano yan? Okay, dalawa po yung birthday celebrants at saka dalawa po yung magdiriwang ng wedding anniversary. Wala na? Baka may nakalimutan pa. Wala na? Okay, inaanyan ko po ang lahat na tumayo para sa closing prayer at saka sa benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos na gawain. Salamat sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito at buong puso po namin tinanggap, O Diyos. Salamat sa naghatid ng mensahe, walang iba
kundi ang aming Senior Pastor, Pastor Emma. Salamat ko Diyos sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit para sa iyong gawain. Kaya ang dalangin po namin sa kanyang buhay ay patuloy mong pagpalain siya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. At patuloy niyang maranasan ang kagalakan at kapayapaan habang siya ay naglilingkod, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At sa aral na aming narinig sa ubangag ito about biblical hope or change, ito ay pag-asa na ayon sa Biblia para sa pagbabago. Dahil ang tunay na pag-asa at katagumpayan ay sa iyo lamang namin matakpuan, O Diyos. Hindi dito sa sanglibutang ito na lahat ay pawang pansamantala. Mula nung tinanggap ka namin, O Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, pinalaya mo na kami sa kapangyarihan mula sa kasalanan at hindi na kami alipin sa kasalanan, O Diyos. Kung ano ma ang buhay na dati kami makasalanan, ito ay dinala at tinubos mo na sa krus ng Kalbaryo. The old has gone and the new has come. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon, upang tunay na kami magbigay sa iyo ng kasiyahan, Panginoon, na ang buhay namin dapat ngayon ay naayon sa iyong kalooban. Dahil ayon sa iyong salita, ang taong patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, ito ay nabubuhay magpakailanman nakasama ka, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na sa buhay na ito, inalaw mo man na kami ay maranasan namin ang hirap, mga tukso, kahit kamatayan. Subalit, hindi mo ito inalaw na hindi namin kaya, Panginoon, dahil ikaw ang lagi namin kasama, O Diyos. Salamat din, Panginoon, na sa kabila ng mga tukso, paghihirap, kahirapan ng buhay, mga sigalot, mga problema ng bawat pamilya, hindi mo hinahayaan ito, Panginoon. Subalit, hinahayaan mo rin, O Diyos, na makaranas kami ng ganitong sitwasyon upang patuloy kaming lumago at magmamature sa buhay ayon sa iyong mga kaparaanan sa amin, Panginoon. Dahil ayon sa iyong salita, hindi mo kami iwan ni pabayaan man, Panginoon. At sa pamagitan na pagiging naming ayong pananampalataya na ibinigay mo sa amin na iyong faith, Panginoon, ito ay nagbigay po sa amin ng pag-asa na ikaw lamang ang Diyos sa buhay namin at wala ng iba, Panginoon. Dahil kahit mahirap man ang buhay, kahit ipinagkait man ang mundong ito sa anumang kaginhawaan, subalit ikaw ang Diyos na totoo at tapat sa iyong mga pangako. Dahil ayon sa iyong salita, ang sanlibutang ito ay may paghihirap. Subalit, lakasan niyo ang loob niyo dahil napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Kaya tapat ang iyong mga pangako, Panginoon, na hindi dapat kami panghinaan sa anumang sitwasyon na aming naranasan. Bagkus patuloy po naming palalakasin ang aming mga buhay dahil ikaw ang tunay na nagbibigay ng biyaya at strength, Panginoon, upang matapagtagumpayan po namin ang iba't ibang sitwasyon ng buhay na ito. Kaya salamat sa Panginoon sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinasalamatan at nilalapit din namin sa inyo, O Diyos, ang nagdiriwang o magdiriwang pa lang ng karawan maging sa wedding anniversary. Salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay, O Diyos. Naroon ang iyong gabay at divine protection. Kaya ang dalangin po namin para sa mga celebrants na ito, mag isang diriwang na wedding anniversary, patuloy na pagpalain mo sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, Panginoon. Na patuloy ikaw ang Diyos sa kanilang mga buhay, ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas, kagalakan, at katagumpayan.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinasalamatan din po namin ang mga nagbigay ng mga tithes sa ano offering. Salamat sa mga pusong ito, O Diyos, sa kanilang pagsunod. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang pagbibigay ay ito ay isang susi para kami ay pagpalain sa maraming bahagi ng aming buhay. Kaya salamat sa mga nagkaloob na ito, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Amang nasa langit, maging ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Umayo tayo na taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sabay-sabay na magsabi ng Amen! Malakas na palakpak para sa Panginoon!